Marami pong mga definition ang tension, but it can be simply defined as pressure, imbalance, often with psychological indication of emotion. May tension. Ang buhay araw-araw, maraming tension. At siguro hindi na kailangan sobrang i-define yan dahil nararanasan ng maraming tao yan parati. In life, it can also be full of stress. Stress can be defined as a physical, chemical, or emotional factor that causes bodily or mental tension. It's a factor that sometimes causes disease. So yan ang buhay, lalong-lalo ang city life, modern life, maraming tension and stress. We must take note that tension and stress are not unique to modern and to urban life. Although maraming pagkakataon in modern and urban life na magkaroon ng tension and stress. Uso na yan nung araw pa. Kahit noong Ice Age, maraming problema noon, nagkakaroon ng cold ice sheets. Even during the Jurassic Age, dinosaurs were stressed among themselves. May mga stress and tension na rin siyempre sila. Sa panahon ng Stone Age, sa tinatawag ng mga Paleolithic period, animals and rival hunters had tensions among themselves. Trespassers and tribal wars, uso yan at nabibigay ng stress noong Neolithic period. Kung kayo ay nagsusubscribe sa ganitong mga pagsukat ng panahon. During the Bronze Age, there was a lot of invasion, a lot of wars. And during the Iron Age, imperial wars. Dahil na-invento na yung mga espada, mga bakal, mga sibat. Sobrang daming stress ng mga tao dahil nag-aagaw-agawa ng mga kingdoms. There was always, nearly always, food shortage. Lalo sa mga population centers, that was very stressful. At kung kayo ay nagkataon na slave, that's very stressful because you had no control over your life. At lalong-lalo yung mga mahihirap. During the medieval times, religion was a stressor. Kasi natatakot ka lagi, pwede kang parusahan, walang mga pangangatwiran pagka ikaw ay ipadala sa mga religious wars. Natawag na ipagtatanggol mo ang relihiyon, so people were killing one another. During the Dark Ages, there was a lot of fear and a lot of superstition. Dumaan ang First and Second World Wars, tension, stress. Wala na yatang pwedeng bagong maimbentong tension and stress. Now, what are the positive uses of tension and stress? Tension physically energizes. Halimbawa, yun pong pana, pag hinila mo yun, may tension. Pero pag hindi mo nun hinila, wala namang power yun eh. Hindi man makakapagpalipad yun ng pana. Yung mga gitara, pagka hindi mo naman kinalabit yan at nahila, nagkaroon ng stress, hindi naman tutunog, hindi makakaroon ng magandang sound. Tension stabilizes. Halimbawa, pag may bato kayong pinagdugtong-dugtong at nagiging arc, sa gitna nun, kailangan may capstone. And this is a very important part of architecture. Because without the capstone, and if the stones are left to relax among themselves, they'll collapse. Kaya pag nakakita kayo ng mga lumang mga building na may mga batong nagkaipon-ipon, sa gitna mayroong capstone yun na usually parang korting V. It keeps everything in place. Because of the stress and the tension suffered or experienced by the stones, they remain where they are. Garter. Kung walang stress yung garter nyo, lalaglag yung ginagarteran. Matatanggal. Diba? Kaya mabuti't may stress. Yung rubber band, kung hindi yan nai-stretch, and therefore there is stress there and tension, hindi niyan kayang hawakan yung gusto niyong talian niya. So, tension and stress stabilize, they challenge and develop many, many forms of strengths. Ang pinag-uusapan natin ay hindi lang ganyang uri ng tension and stress, kundi yung mga tension and stress na nararamdaman ng tao, nararamdaman ng kanyang katawan, at syempre kasunod na mararamdaman ng kanyang isip, ng kanyang emosyon, ng kanyang espiritu. Now, ang sagot ng tension and stress ay rest and recreation. Halimbawa, pag kayong gitara, hinila ninyo, may tension. Pag binawalan nyo yon, luluwag, rest. Laging merong ganun ang buhay. Ang mga bato, pagka mainit ang panahon at lumalamig ang panahon, pagka gabi at araw, lumalaki, lumilit yan. Kaya yung paa natin, hindi pareho ng size yan sa umaga at hindi size sa tanghali at sa gabi. Dahil lumalaki, lumiliit, nagkakaroon ng tension and stress. Now, what about rest and recreation, especially rest? Rest is defined as freedom from activity or labor. Very, very physical rest. A state of motionlessness or inactivity when you look at rest from the point of view of physics. Rest can also be tinatawag nating pahinga. Yung pahinga ng tao, yung pahinga ng hayop, yung pahinga ng mga napapagod. What about recreation? It means to create again, to restore, to refresh something that got tired. Someone who was stressed and who was subject to a lot of tension. What are the forms of rest? Common forms of rest? Stoppage.
and blocking of the source of tension and stress. So, nagbubuhat ka halimbawa ng mabigat na bakal sa gym, that is the tension and stress. Pag binitawan mo yun, that's your rest. Meron kang mabigat na binubuhat, binitawan mo, rest. Meron kang inaakyat na mga matarik na lugar, huminto ka ng pag-akyat, rest. So, tinitigilan natin at pinapatigil ang pagdating ng stress. And what are the uses of rest? To limit tension to capacity. Halimbawa, nakakita siguro kayo mga kapatid ng mga tulay nakalagay load limit 10T o 10 tons. So kailangan, hindi ka lalampas mag 11 o 12 tons, maring gumuho yun at mahulog ka. So nagre-rest ang isang bagay, ang isang tao, ang isang gumagawa para igalang yung capacity. Kaya pinagpapahinga ng Diyos ang tao, 6 days you shall labor, on the 7th you will rest. Kasi siya ang nag-design ng tao, alam niya na hindi kaya ng tao na magpa-trabaho ng 7 araw sunod-sunod, ng linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon na walang tigil, bibigay siya at magkakasakit siya o kaya'y mawawala na siya ng lakas. Kaya, pag nagugutom ka na ay kakain ka na, inaanto ka ay matutulog ka, season yan, magkasagot talaga, magkatumbas. So sa mga tulay, may mga load limit. Ang electrical appliance, may voltage regulation yan. Pagka 110 yan, hindi pwede isaksak sa 220, sasabog, mag-aapoy, masisira. Pati mga ilaw, kung 10 volts yan, hindi mo pwedeng blagyan ng sobrang daming kuryente dahil baka siya ay sumabog. Medicine, you have to take it in the right dosage because taken beyond the required dosage, it will become poisonous. At pati ang exercise, hindi ka basta nag-exercise, tinitingnan ang iyong edad, ang iyong body weight, ang kondisyon ng iyong puso, body situation, blood pressure, sapagkat dapat igalang yung limits. That is the use of rest. Igalang ang limit, ang kakayahan, ang hangganan na kayang dalin. Kaya nakikita niyo po yung mga nababaliw, pag sobra na ang sunod-sunod na dagok ng tadhana sa kanila, sunod-sunod na mga kalungkutan, kabiguan at walang pahinga, bigla na lang nagkakakanta at nagsasasayaw, nakakalimot sa sarili, that is the coping mechanism of the human body para hindi siya tuluyang sumabog at mawasak. Siya'y nababaliw. Para hindi na niya ngayon indahin ang mga dapat ay iniinda ng mga taong hindi baliw. Kaya yung pagkabaliw ay isa ring blessing. Kung sakaling ang buhay mo'y sobra na at mamamatay ka na sa dami ng lungkot, nababaliw ka ngayon. Kaya nakaka-recover din ang mga nakakaganito kung nakakaroon sila ng enough rest, enough relaxation. Anong problema noon? Naging sobra ang stress. Naging sobra ang tension. Nakita niyo po't pagka kayo pagod na pagod at tapos merong maliit lang na bagay na nanggugulo sa inyo, nag-nang-nag o kaya sisi ng sisi o tanong ng tanong, naaaway niyo na samantalang kung yun ay ginawa sa isang panahon kayo nakapahinga, hindi niyo naman niyo mamasamain, kakayanin niyo yun. Kaya ginagalang natin yung kalagayan ng tao. Sabi mo, para tinatanong lang kita kung anong ginawa mo maghapon, nagagalit ka na. Hindi naman yung tanong eh, kundi kailan itinanong, paano itinanong, anong kondisyon nung tinatanong. So, rest to replenish strength, to replenish capacity. Pero meron pong mas malalim na gamit ang pahinga. At pinag-uusapan na natin ngayon, pahinga ng tao. Pahinga ng kanyang katawan, pahinga ng kanyang isip, pahinga ng kanyang buong pagkatao. The deeper use of rest is to review and reflect on the relationship between tension and capacity in choices to make. In other words, pagka po tayo nagpapahinga, hindi lang tayo dapat nagpapatanggal ng pagod at nag-iipon uli ng lakas, tapos papasok na naman tayo dun sa dating giyera ng buhay natin, sa dati nating ginagawa. Tuwing nagpapahinga tayo, iniisip natin, ano ba ang kumagod sa akin? Bakit ako napagod? Paano ako napagod? At paano ko iiwasan na mapagod muli ng ganito? In other words, you come out of every rest period wiser. Hindi yung lumakas ka lang, lundag ka na naman, pasok ka na naman dun sa gulo na pinagpahingahan mo lang pala tapos babalikan mo lang ng gano'n na gano'n. Rest in order to recreate. Kaya rest and recreation yan. Nabubuong muli sa atin yung mga nasira at binibigyan natin ng mga bagong kahulugan, mga bagong hugis, bagong anyo, bagong tunog ang ating buhay. So that you come out of your rest period a better person, a wiser person, that you will not get into the same battles again, but now you will know how to choose your battles. Kaya yung pong nagpapahinga, alam mo, nakipag-away kayo, napagod kayo, nagpahinga kayo, mag-iisip kayo uli, itutuloy ko pa ba itong away na to? Is it worth it? At kung naisip nyo na hindi na dapat, hindi na kayo babalik na sa away kahit lumakas na ang inyong katawan uli. Hindi ka tulad ng boxing, ping! Away uli kayo.
ha. Tapos, paaway muli kayo kasi hindi mo naman iniisip kung babalikan ko ba yung kaaway ko na to o hindi. In other words, talagang rest lang yon, walang recreation yon. Pero yung napagod ka na sa pakikitungo sa iyong asawa, lumayas ka ngayon na tatlong araw, nagpahinga ka ng konti, iniisip mo rin, aawayin ko pa ba siya sa mga dating pinag-aawayan namin? Susukatin ko pa rin ba sa mga dating sukatan? Gagalitin ko pa rin ba ang sarili ko na hindi niya na ilalagay yung medya sa lalagyan ng marumi? Iniiwan yung mga tuwalya, bimpo, parang sundan mo siya, ang dami niyang kalat. O, nakakapagod na to. Hindi ko na nga siya aawayin tungkol doon. Yun ang recreation. You don't only just rest, but you recreate your situation so you come back into your life from which you were resting for a while, a much better person. And what is our very positive view about being tired? Tiredness inevitably leads to rest. Kung pagod na kayo sa inyong ugali ng inyong asawa, ugali nyo, pagod na kayo sa kaaway ninyong magkapatid, pagod na kayo sa pakikipagtunggali ng ganito at ganun, pagod na kayo sa pagtatago-tango ng inyong illegal na negosyo, pagod na kayo sa pagtatago ng inyong immoral na relasyon, magpapahinga ka, pero hindi lang para lumakas ulit, balikan na naman yun ng ganun-ganun din. Repeat lang ang buhay mo, parang carbon copy ng kahapon. You recreate. You say, what is my life all about? Uubusin ko ba talaga ang lakas ko sa ganito? Paulit-ulit, walang asenso. Ang buhay ko, paikot-ikot, parang Ferris wheel. Kahit ilang ikot at ikot ang mangyari sa akin, pagbaba ko, nandun pa rin ako. I did not cover new ground. So what is nice about being tired? I wonder what makes you tired now, mga kapatid. Halimbawa, nagiging pagod ba kayo dahil araw-araw nagko-commute kayo mula sa halimbawa ay sa Apalit, Pampanga, patungo sa inyong trabaho? So gumigising kayo ng alas 4 ng umaga, nakakauwi kayo ng alas 12 ng gabi, at sa araw-araw ginagawa nyo yun, hindi lang kayo natutulog ng konti para gawin nyo, isipin nyo, magbo-boarding house ba ako? O dito na lang ba ako magtatrabaho sa Apalit? Iniiba mo, hindi ka lang nagpapahinga para pasok ka na naman ng pasok sa gulong pinagpahingahan mo lang sandali. Tiredness leads to rest. Rest leads to strengthening, to reflection, to repositioning, to reassessment of your war and your warfare, and then to think, is it worth it? Rest and recreation, retreats, don't mean rest and recharging to go back to the same battle, to the same stress and tensions. Para yung iba, uy, magre-retreat ako. Bakit? Para lumakas-lakas uli ako dahil pagod na ako dito sa aking asawa. Tapos pagkagaling sa retreat, pagbalik, bangaya na naman sila. Nakapagpahinga na ako. Diba? Ready na naman ako. Hindi ganun eh. What is rest and recreation and what is a retreat? It is rest and recharging to change your wars, to change your strategies, to change lives. Dahil pag nagpapahinga ang katawan, kasunod na napapahinga ang emosyon, napapahinga ang isip. Kaya yung pagpapahinga, hindi lang pagpapalakas uli sa ating mga muscles. Pagbubulay-bulay, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip, paghuhunos-dili, pagbabagong loob. Malalalim na mga salita, pero meron niyang konsepto sa ating kultura. Kaya sinasabi, mag-isip-isip ka. Magnilay-nilay. Kaya dapat ang mga bahay nung araw, lahat ng bahay, mayamat, mahirap, may silyon. Kasi si silyon-silyon ka doon, uugoy-ugoy ka. Nakakapag-isip-isip ka. Hindi yung basta-basta na lang mga dalos-dalos at mga nagmamadaling mga pasya. Rest in order to change your approach to life, to the same problems that keep repeating, walang asenso. Rest so that you can change your methods. Rest so that we can change our lifestyles. Now, what are the lessons from tension and stress? Rest and recreation of life. Life is about seasons. Nakakailang tag-araw na ba at tag-ulan kayo ng inyong buhay? Nakakailan na ba kayong gabi at araw? Nakakailang leap year na ba tayo? Kung ikay taga-taping dagat, nakakailang high tide and low tide na yan. Ganyan ang buhay. Seasons. Ecclesiastes 3:1-8, I will read from the contemporary English version. Everything on earth has its own time and its own season. There is a time for birth and death, planting and reaping, for killing and healing, destroying and building, for crying and laughing, weeping and dancing, for throwing stones and gathering stones, embracing and parting. There is a time for finding and losing, keeping and giving, for tearing and sowing, listening and speaking. There is also a time for love and hate, for war and peace. May panahon ang lahat ng bagay sa mundo. At pag inisa-isa natin yan, sabi, there's a time for birth, which is tension. Paano po ipinapakita isang batang bagong panganak? Nakasara ang kamay.
Nakasara ang kamay ng batang bagong panganak. May tension. Para bang sinasabi niyang akin ang lahat, magiging akin ang lahat, aangkinin ko ang lahat. Life begins tensed. And there's a time for death. Ang mga namamatay po, nakabuka lahat ang palad. Wala ka pang makikitang kamay na namatay na kaganyan na may hawak na piso. Kahit hawak-hawak niya nung naghihingalo. At kung pelikula yan, ikuklos at tank, nalaglag yung hawak, patay. So na-realize niya, wala naman pala talaga akong pwedeng hawakan. Wala naman pala talaga akong pwedeng angkinin. So ibibigay ko ng ganyan lahat. So nakikita po natin, tension and relaxation, birth and death. Crying is tension, laughing is relaxation. Kaya sinasabi nila, if you want to relax, laugh. Watch a comedy. Have fun. Eh meron naman mga lungkot-lungkot nalang sa buhay, pasanaan daigdig, manonood pa ng drama. Iyak-iyak ngayon, mugto-mugto ang mata. So lalong na-tense ang tao. There's a time for weeping, tension, and a time for dancing, releasing tension. Nakaka-release ka ng mga toxins sa iyong katawan, papawisan ka, so you release tension. There's a time for keeping a close fist, which is tension, and giving open fist, relaxation. A time for hate, kaka-tension. A time for love, nakaka-relax. A time for war, tension. A time for peace, relaxation. In other words, sinasabi po ni Solomon, mga kapatid, ang buhay ay ganito, tension and relaxation. Huwag na kayo magtaka, tanggapin nyo yun. Kung napatapat ka ngayon sa tension, di matense ka. Ngayon, bukas, relaxation, mag-relax ka. Ang isa namang napakawala sa lugar, yung panahon para matense, ay relax na relax. Mga padre de familia na wala nang malaman ng pamilya, ay relax na relax pa. Nakukuha pang manood ng TV. At meron namang dapat mag-relax, bakasyon, tensa tensa ang nanay dahil kulang ang tinidor na dala, o may ganito, may ganyan, hindi nagre-relax, eh dapat mag-relax. So mali, hindi sila katugma ng rhythm. What is the Bible trying to tell us? Life is about rhythms. Sunrise, sunset, high tide, low tide. Wala kang mapapala kapatid na ipagluksa ang low tide tuwing naglo-low tide. Sa matuwak at hindi, maglo-low tide at mag-high tide, lalo kung taga-Malabon ka. So, huwag mo nalang palungkutin ang buhay mo, mag-adjust ka nalang dahil andun eh. So, yun ang sinasabing mag-rest ka and mag-isip-isip, recreate. Bibili ba ako ng bota na hanggang hita, hanggang leeg, o lilipat nalang ako sa antipolo para hindi ako bahain. Pero hindi yan garantiya. Meron tayong elder na nasa antipolo sa ibabaw ng bundok, lumubog ang bahay sa baha. Ganyan ang buhay ng tao. Maraming hiwaga. But life is about seasons of alternating rhythms and waves of tension and relaxation. Parang gitara na tetense, nagre-relax, lumalabas ang musika. Jeremiah 8:7, even the stork in the sky knows her appointed seasons, and the dove, the swift, and the thrush observe the time of their migration. May oras kung kailan ang mga ibon ay lumilipad patungo sa hilaga at merong oras para sila lumipad patungo sa kabilang direksyon. Alam nila kung saan sila pupunta. Alam ng mga salmon kung kailan sila babalik sa mga ilog na pinagsilangan sa kanila. Alam nila at sinusundan nila ang panahon. Psalm 104:19 to 24, the moon marks of the seasons and the sun knows when to go down. You bring darkness, it becomes night, and all the beasts of the forests prowl. The lions roar for their prey and seek their food from God. The sun rises and they steal away. They return and lie down in their dens. Then man goes out to his work, to his labor, until evening. Ano pong observation dito? Pati daw ang mga buwan ay laging nasa panahon. Alam nila kung kailan sisikat, kailan lulubog. Pati ang mga paputok, alam nila kung kailan sila puputok at hindi. Diba? So nakikita natin na may panahon ang lahat. May schedule yan. Pagka daw gumabi na ang lahat ng mga mababangis na hayop ay naglalabasa na sa kanilang pinagtataguan upang maghanap ng makakain. So ano dapat ang ginagawa ng tao sa gabi? Nakaligpit sa bahay niya para hindi siya maging pagkain. At kaya maraming nakakain, wala sila sa oras, wala sila sa lugar. Kaya sabi, o pag sumikat na uli ang araw, liligpit na yung mga hayop, yung mga tao naman nagtatrabaho sa bukid, sila naman ang gagawa ng paraan, may panapanahon. Ngayon, nasa maling lugar ka, swimming ka ng swimming sa isang lugar na maraming buhaya, eh talaga magiging merienda ka dyan. Lumagawa ka ng bagay na wala sa panahon, wala sa lugar. Alam nyo mga kapatid, napakalaking bagay. Ito lang ang ma-master natin. Itong-ito lang sa buhay, hindi ka na siguro magiging pinakamalungkot na tao sa balat ng lupa. Paano hindi ka magiging pinakamasaya, pero hindi ka magiging pinakamalungkot. At yun ay, matuto lang tayong lumagay sa oras at sa lugar. Masipag ka nga, nagsiserve ka nga sa church, wala ka naman sa lugar sa pagsiserve, wala ka naman sa lugar sa organisasyon, mali pa rin.
ang sipag-sipag mo nga, pero wala ka naman sa lugar. Pinagod mo na ang iyong katawan, nahirapan ka na, nagkasakit ka na, namatay ka na, hindi ka pa rin umasenso. Lugar, panahon, yan ang batas ng buhay. Ika lang yan. There will be seasons of work and rest. There will be seasons of happiness and sadness. Mga kapatid, pakinggan niyo itong mabuti. There is really no bad season. Walang masamang panahon. There is really no bad time. Kinsa sabihin nila, bad weather. Walang bad weather. Yung kumikidlat-kidlat, nare-recharge ng electrons ang ating atmosphere. It's good for us. Huwag ka lang tamaan, kaya huwag ka magpakalat-kalat. Lumagay ka sa lugar. Namamayong ka pa sa gitna ng bukid, kumikidlat. Eh talagang malilitsyon ka dyan. Lumagay ka sa lugar. Paligo ka ng paligo. Pagka alam mo may mga earthquake, eh, pwede magkaroon ng tidal wave. Inanod ka na. Wala ka sa lugar. Diba sinasabi nga, the early bird catches the worm? Just don't be the worm. So sa isang umaga, magpapasya ka, ako may magiging bird, ako may magiging worm. Lumalagay ka sa lugar. Walang bad time. Yung bagyo, nabubunot ang mga punong matatanda at ang gaganda at ang lalaki na, mabuti yon. Alam nyo, good news yon. Doon sa mga buto, doon sa silong ng kanyang mga sanga, na wala ng panahong lumaki dahil nayuyong-yungan sila ng punong kilaki-laki. And nothing grows in the shadow of a big tree. So pag may nabunot na pagkalaki-laking puno, isang araw pa lang naglalabasa na yung mga bagong bunga. So what's bad news there? Hindi dapat pinapersonal. Ang tinitingnan mo yung buong planeta, yung buong mundo, it is good. Storms, earthquakes, lumulubog ang mga continent, meron namang mga bagong lumulutang. Huwag ka lang doon sa lumulubog na katungtong. Kaya napakahalaga yung timing eh. Nasaan ka ba? Napaka-importante yan. Alam niyo sabi ng Ecclesiastes 7:14? When times are good, be happy. When times are bad, consider. God has made the one as well as the other. Ang ibig sabihin ni Solomon, hindi yan bad. Dahil walang ginagawang bad ang Diyos. Sabi niyo, ay bad naman, namatay ang mahal ko sa buhay. Pero lalo namang masamang di na yan mamatay kahit kailan. 300 years old na, buhay pa. So, napepersonal lang kasi natin. Pero natural ang tao ay mamamatay. Di nagsiksika na tayong lahat dito kung walang namamatay. Kung lahat ng dalangin ng tao ay, Diyos ko po, huwag mo pong kukuhanin itong ano, pabuhayin mo siya. Eh, pag pinakinggan ng Diyos lahat yung panalangin nila, di nagsiksikan tayo, mamamatay din tayo sa food shortage, mamamatay din tayo sa dami ng mga diseases. So, hindi yan bad. Kaya lang, pag may patay naman, yung sabihing, ay good, namatay na siya. Pero alam niyo, ganyan talagang buhay. So, paano natin i-apply yun? Nangyari sa ating buhay, malungkot tayo, pero huwag sobrang malungkot dahil ganun talagang buhay eh. Sabi ng Bible, a time to be born and a time to die. Alam niyo yung good news, if somebody died, ibig sabihin that somebody was born. So, yun ang good news, laging may kakambal. Ang dilim may kakambal na liwanag, ang gabi may araw, ang pagkapanganak may kamatayan, kambal-kambal yan. Hindi pwedeng kalahati lang. Anong gusto mo sa yoyo, kalahati? Hindi yan iikot, may balance. Huwag nating sobrang pepersonalin ang mga nangyayari. Lalo't yan ay batas ng kalikasan, lalo't yan ay batas ng buhay. So how can you relax in spite of the tension? Just go with the season. Swim with the current. Flow with time. And I don't mean morally, ha? Hindi ibig sabihin sumunod ka sa agos ng immoralidad. Hindi yan ang pinag-uusapan. Yung agos ng panahon. Tag-init ngayon, edi mag-enjoy ka ng mga nagagawa kong tag-init. Huwag ka magreklamo ng magreklamong tag-init. Kasi pag taglamig naman, nagre-reklamo ka rin taglamig. Pag nasa Amerika ka, sabi mo, ay naku, mabuti pa sa Pilipinas, ganito, ganun, ganun. Pag nasa Pilipinas ka, naku, mabuti pa sa Amerika, kahit saan ka ilagay, mali. Make every place that you set your foot on home. Kung anong pagkain na kaharap mo, enjoyin mo. Huwag mo sabihin, ay masarap pa yung nilaga namin sa bahay. Eh wala ka sa bahay mo, ito yung nilaga ng biyanan mo. So masarapan ka na kasi kakainin mo rin naman eh. Mag-adjust. May mga bagay tayong hindi naman nababago. At hindi naman dapat makipag-gyera tayo para baguhin pa. Samantalang mas madali kung lululunin mo na lang. And I don't mean morality and immorality, let me be emphatic. Kasi syempre, in areas of morality, naninindigan tayo. Pero konting-konting gyera sa buhay, ang karapat dapat ipaglaban. Marami, hayaan mo lang. Lilipas din yan. Get on with life, get the most out of life, give the most that you can give, and when it's time to die, die. Huwag gumawa ng mga pagsisisihan. At kung nagawa na, huwag nang pagsisihat na tapos na, baguhin na lang next time. At kung sasabihin nga natin, may nangyayari, charge it to the calendar. Sabihin mo, well, it's time to mourn. Wala tayong pera ngayon, mga anak. It's time to go simple. Kung marami tayo ngayong pera, well, it's time to enjoy it and share with others and thank God. Ang dami nating trabaho, well, it's time to work. Walang matutulog. O wala tayo ngayong gagawin, it's time to sleep. Long sleeps. Kung ano ang pinapayagan
anong ipinagagawa ng pagkakataon, huwag nang makipagtunggali dyan. Charge it to the calendar, charge it to time, and get on with life. Another lesson, of course, is to face, handle, manage, direct, and control your tension and stress. Bagamat, may mga tensions and stress na hindi natin maiiwasang dumapo sa ating buhay, pwede naman nating i-manage. Pwede nating bawasan ang damage. Pwede nating pakontiin ang kanyang bigat kung meron lang tayong technique. Alam nyo, pati weightlifting, kung may technique ka, kaya mong buhatin yung pagkabigat-bigat ng mga bakal. Meron ka lang dapat technique. Sa mga dancers, sa ballet halimbawa, yung kahit maliliit yung lalaki, kaya niyang buhatin yung babaeng ganun. Kung meron silang technique, how to do it. Most of the time, it's your technique that makes or breaks you. So know, regulate, direct your work and your work days. At dito kilala ang tao na napakatalino, magaling tayong gumawa ng tools to make our work easier and more productive. Very importantly, when it comes to handling stress and tension, know yourself, know your limits. Kung tayo po mga kapatid ay hindi nagpapanggap, hindi natin pinapapel ang di natin papel, hindi tayo lumalagay sa hindi naman natin lugar, there is a lot of more relaxation. Pinang-aagaw ka ng pwesto ng may pwesto, lugar ng may lugar, pinipilit mong to stand taller than what you really are, you try to project what you are not, mahirap yun. Mahirap yung nagpapanggap, mahirap yung nagme-maintain ng isang kasinungalingan, mahirap yung may itinatagong lihim, mahirap na pinupuno natin ang sarili natin ng stress, pwede naman wala. Nagpapanggap kang mapera at mayaman, yung pala'y wala, edi sa umpisa pala sabihin, wala akong pera, di wala ka nga yung i-maintain na image. Napakahirap yung nabubuhay sa isang kasinungalingan. Kaya para tayong mag-relax, first is to know yourself, accept yourself, learn to love yourself, and by God's grace, continue to improve yourself so that you can love others also. Then, that's what life is all about. Kaya mahalaga na kung ano yung iyong talent, doon ka humanap ng trabaho o career. Kasi ang hirap ng sinusumpa mo araw-araw ang pagtatrabaho mo dahil hindi mo naman na-enjoy. And when you find a work that you enjoy doing, then you will not work for the rest of your life. That will be recreation. Ang mahirap, kahit ang gaan, eh, hindi mo linya sa buhay, mahirap yon. Pabalik-balik at lagi ko sinasabi, lumugar. Ilagay mo ang sarili mo sa tamang lugar, kilalanin mo ang iyong mga kakulangan at huwag kang magpilit na puno doon. At kung mapupuno mo, sa tamang paraan ay punuin, pero habang wala pa, yan ang buhay. Operate within your limits. Nobody is perfect. Psalm 103:14, we are dust. Bagamat meron tayong Espiritu ng Diyos sa atin, pero kasama din ang ating kabuuan, eh tayo ay likabok. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright. Make our days count. To live according to the seasons, according to the dictates of time, and not to go against it. Kung bata ay bata, kung matanda ay matanda, hindi yung nababaligtad. Work within your limits, respect your capacity, do not be overambitious. Well, it's not bad to be ambitious, pero dapat bago ka mag-ambisyon, kilalanin mo ang iyong sarili. Kung talagang tumpak, bagay, at nararapat sa iyo ang iyong inaambisyon sa buhay. Mark 10:38, ito po yung mga sobrang mag-ambisyon. Dalawang mga disipulo ng Diyos, ang ambisyon nila ay umupo sa kaliwat kanan ni Jesus doon sa presidential table sa kalangitan. Isipin niyo ambisyon. Sabi ni Lord, "You don't know what you're asking." Jesus said, "Can you drink the cup I drink or be baptized with the baptism I am baptized with?" In other words, sabi ni Jesus, "Ah, gusto mong umupo sa presidential table na uupan ko? O sige, magpapako ka. Kaya mo." Opo. O sige, mamatay ka. Kaya mo. Opo, kaya ko mamatay. Tapos nun, mabuhay ka pagkatapos. Ay, hindi ko na yata kaya yun. Ano? So kung hindi mo kaya magpapako, mamatay at mabuhay na muli, huwag kang mag-ambisyon. Kasi para sa akin yun, hindi yun para sa'yo. Alam nyo kung minsan, mga tao natetense ang buhay nila kasi naiinggit sila sa kapwa. Naiinggit sa pinsa na mayaman, naiinggit sa kapatid na maganda, naiinggit dun sa kakilala na ganun ang posisyon, ganun ang sweldo, ganun ang privilege. Pero ang tanong, narating mo ba yung narating niya sa pag-aaral? Narating mo ba yung narating niya sa training? Yung karanasan ba niya ay karanasan mo? Yung talino ba niya ay talino mo? At yung mga sakripisyo ba niyang pinagdaanan, naging sakripisyo mo? Kasi kung hindi, wala kang karapatang hangarin para sa'yo yung para sa kanya. At yan ang problema ng napakaraming tao, kaya nagkakagulo mga organisasyon eh. Mga kumpanya, mga samahang sibiko, maging churches, inaambisyon ng isang maging leader, wala naman siyang karapatan. Wala siyang karanasan, at wala siyang ginawang pagtutulo ng dugo
para ma-earn niya yung kanyang posisyon, ito namang bagong dapo, gusto niya meron na rin siyang ganun. Hindi bagay. So, sobra ang stress, sobra ang tension. At pag sobra ang tension at stress, may nababaliw. Dahil hindi makaya ng isip niya ang realidad. So, kumbaga, nagtitrip, kumbaga sa fuse, kumbaga sa bombilya ay napupundi. Kasi kinakaya ang di kaya. Kaya napakalaki pong ministry natin, mga kapatid, bigyan ng reality check ang ating mga kapatid, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigan, kung ang inaambisyon nila ay hindi bagay at akma sa kanilang realidad. Kaya sasabihin mo, alam mo kapatid, yung inaambisyon mo, meron ka bang karanasan, meron ka bang kasanayan, may edukasyon, meron ka bang ganito at may ganon, genetically, bagay ka ba dyan? Kasi kung hindi, ibahin mong ambisyon mo, huwag mong kopyahin tong taong to. Sabi nga ni Shakespeare, desiring this man's art or that man's scope with what I most enjoy, contented least. Sabi, ako'y, ang saya-saya ko na dito sa kanya, hindi pa siya kontento doon kasi ang laki-laki ng mundo niya. Pero baka naman malaki yung utak niya, kaya malaki yung mundo niya. Ngayon, pag meron po tayong mga kasama, kamag-anak, kaibigan na nag-aambisyon, naiinggit, gusto niyang kopyahin yung iba, tapos hindi natin siya binibigyan ng reality check, hindi natin siya sabihin, huwag mong kamainggit doon kasi magkaiba naman kayo eh. Sabi nga ni Jesus, can you drink the cup I drink? Kung hindi mo kaya yun at hindi ikaw ang ganun, huwag mong ambisyonin para hindi ka mabaliw, para hindi ka sumabog. Ngayon, akala natin isang pag-ibig yung mali ang gusto ng tao, mali ang kanyang lugar, mali ang timing, tapos accept ka ng accept sa kanya, love ka ng love sa kanya, chuchuwa ka, chuwari-wari-wa, sige, sis bumba, ikaw yung cheering squad. Actually, ikaw nagpapahamak sa kanya dahil darating ang panahon na maniniwala siya pati sa iyong mga pagbubuyo at mga pagtulak, tapos yung pala hindi niya kaya, you are a partner in crime. Kaya dapat chine-check natin ang mga kapatid na, huwag mo ambisyonin yan. Yung meron kang kapatid, talaga ambisyon niya maging Miss Universe. Pero kapatid, kahit binibining kang kungan, huwag mo nang isama sa mga pangarap mo. Diba? Kasi hindi talaga bagay. Bakit hindi mo subukang maging iba naman? Halimbawa, maging first honor, maging fastest reader in the world. Pero huwag mo ambisyonin maging Miss Universe dahil hindi ka pang dyan. Pero sabi, oo nga, bagay na bagay sa'yo, bagay na bagay sa'yo. Tapos isusuong mo siya na sumali para lang matalo. Alam niyo bakit ko ito sinasabi to? Many of us are guilty of this. Hindi natin itinutuwid, lalo't anak natin, lalo't mahal natin sa buhay. Hindi natin sabing reality check. Sometimes we like to be popular. Gusto natin masabing tayo taga-encourage. Pero ina-encourage mo dahil may posibilidad. Hindi yung nakatungtong ka sa isang kansinungalingan, hindi naman sustainable. Kaya sabi doon, can you drink the cup I drink? And be baptized with the baptism I am baptized with. Kung hindi ka willing na magpasa ng krus, umakyat sa Golgotha, magpapako, mamatay at mabuhay na muli, huwag mong ambisyonin ang karangalan na para kay Jesus. At sa ating mga tao, kung hindi mo kayang gawin ang ginagawa ng iyong kapwa, huwag mong ambisyonin ang kanyang karangalan. Sa kanya yon, hindi yung para sa'yo. Meron kang para sa'yo kung magiging realistic lang ang pagtingin mo sa iyong buhay. Matthew 9:29, Jesus said, according to your faith, will it be done to you. Kung anong kaya mong tanggapin, yon ang ibibigay sa'yo. Malakas ang pananalig mo o matatanggap mo yung hinihingi mo. Maliit ang iyong pananalig, hindi mo yun matatanggap. Kung ano ang iyong kapasidad, yon ang iyong tatanggapin. Hindi natin pwedeng sabihin na ba't siya ang dami-dami niyang tubig, tapos ako isang patak lang. Eh, tansan ka lang kasi, puno ka na sa isang patak. Kaya mo ba magdala ng 5 galon? Hindi. Dahil hindi ka naman balde. So, kilalanin mo iyong sarili. Kasi pag nakilala natin ang sarili na maliit tayo sa isang bagay, makikita nating malaki tayo sa ibang bagay. Dapat lang realistic. Luke 14, 28-30. Suppose one of you wants to build a tower. Will he not first sit down and estimate the cost to see if he has enough money to complete it? For if he lays the foundation is not able to finish it, everyone who sees it will ridicule him, saying, this fellow began to build and was not able to finish. Sanyan, di ba, bago ka man magpagawa ng anuman, titingnan mo muna kung kaya mo tapusin. Tuusin mo muna kung kaya mo. Ngayon, kung hindi mo kayang tapusin, titikil ka rin lang sa gitna, huwag mo nang simulan. O kaya ang simulan mo, isang mas maliit na building na kaya mong tapusin. Kasi hindi mo rin lang matatapos, mapapahiya ka lang. Madadagdagan ang iyong tension at ang iyong stress. At mga kapatid, isa sa mga pinakamalalaking nagbibigay ng tension and stress sa buhay, yung kumakagat ng hindi kayang ma-afford. Naguhulog ng hindi kayang hulugan. Nangangako ng hindi kayang tuparin. Standing taller than what they are. So sabi, ayaw mo ng tension and stress, huwag kang umimbento ng problema. Operate within your limits, respect your capacity. And then when it comes to rest,
What's important? Have well-timed and well-spaced rest. May kasabihan po ang mga matatanda nung araw na maraming karetela, therefore maraming kabayo, at ang kinakain ng kabayo ay damo. Maraming mga kabayo dahil tinitipid ng mga kutsero, hindi pinapakaing mabuti, nagkakasakit, naghihingalo. Tapos, pagka naghihingalo na, tsaka dadala na maraming sakate o yung damo, hindi na makain ng kabayo. Kaya sabi ng matatanda, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Tanong ko sa inyo mga kapatid na laging pagod, kailan pa kayo magpapahinga sa loob ng kabaong? Kailan ka pa magpapahinga kung patay ka na? Kailangan binibigyan natin ng priority ang pahinga. Kahit tayo merong deadline, mabuti na hindi mo nabit ang deadline kaysa ikaw na dead. Lagi ka na stressed, maraming umaasa sa'yo, marami kang pangarap, pero huwag mong papayagan na hindi mo i-match yung ginagawa mo sa capacity mo. Kasi bibigay ka rin. Exodus 31:15, utos ng Diyos, for 6 days, work is to be done, but the 7th day is a Sabbath of rest, holy to the Lord. Huwag niyong kakalibutang magpahinga. Bagamat maraming tao, dapat ay pagtrabahuhin dahil ang nalimutan niya magtrabaho, puro pahingang inatupag. Pero yung sobrang sisipag din, hindi yan virtue, dapat nagpapahinga ang tao. Diyos na ang nagtakda. Siya ang designer natin. Alam niya kung hanggang saan ang kaya. Kaya pati nga po ang mga disipulo ng Panginoong Jesus, sila'y napakaraming pinapagaling, pinapayuhan, ipinapanalangin. Pero sa dami ng taong hindi tumitigil ang pagdating, parang agos ng tubig ang dating nila, niyaya ng Panginoon ang kanyang mga disciples na iwan ang mga pasyente at gutom at magsarili sila sa isang tahimik na lugar para magpahinga. Mark 6:31, "Come with me by yourselves to a quiet place and get some rest." Yan ang sinabi ng Panginoon. So hindi ko mo kayo ay nasa ministry, naglilingkod sa Diyos, nasa mission, ay di na kayo magpapahinga. Ang Panginoong Jesus ay napakabuti, ang ating Diyos sa langit, ang Ama ay napakabuti, itinuturo ang pagpapahinga. Si Elijah, isang propeta na super prophet, napakarami niyang nagawa dahil binigyan ng Diyos ng kamangyarihan. Pero dumating ang panahon, gusto na rin niyang mamatay kasi nasobrahan ng pagod. 1 Kings 19:4-5 and 7-8, "He came to a broom tree, sat down under it, and prayed that he might die. 'I have had enough, Lord,' he said. 'Take my life. I am no better than my ancestors.' Then he lay down under the tree and fell asleep. The angel of the Lord came back a second time and touched him and said, 'Get up and eat, for the journey is too much for you.' So he got up and ate and drank. Strengthened by that food, he traveled 40 days and 40 nights until he reached Horeb, the mountain of God." So itong propetang ito'y sobrang napagod sa spiritual warfare niya with the priests of Baal and with the wicked queen Jezebel, to the point that he ran and ran and ran and escaped and escaped, and he was full of fear. Itong propeta na puno ng takot, natakot siya kay Jezebel, yung reyna. Pinapapatay kasi yung mga prophet. Sabi niya sa Diyos, "Unahan na natin si Jezebel, patayin niyo na ako, ayoko na, pagod na ako." At sa pagod, nakatulog siya. Naglagay ang anghel ng pichel ng inumin at naglagay doon ng makakain niya. Nung magising, ginising siya at pinakain. Nakatulog siyang uli. Pinatulog naman. Tapos nilagyan uli ng pagkain. Ginising na naman. Pinakain. Sabi, "Kulang ka sa pahinga. Kulang ka sa pagkain. Kulang ka sa inumin." At nung nakapagpahinga, nakakain, nakainom, hindi na niya uli gustong mamatay. And he traveled 40 days and 40 nights. Listen here, brothers and sisters. Kung meron sa atin, and I hope wala, na kung minsan naiisipan niyo magpakamatay, kulang lang kayo sa pahinga. Magtikil-tikil kayo. Magpahinga ka. Ipangutang mo para ka makapagpahinga kesa ipangutang ang iyong ataol. Magbakasyon. Lumayo sa problema. Manahimik. Mag-isip-isip. Mag-recreate. And go back into your old world, a changed person with a new strategy, a new method, a new hope. And you can walk another 40 days and 40 nights. Pagka gusto nyo ng sumuko, gusto nyo tumalon mula sa building, lastasin ang inyong pulso, o di kaya lumunok kayo ng lason na expired. Pag nagdadramang bukin kayo, awang-awa kayo sa sarili ninyo, parang aping-api kayo sa mundo, kulang lang kayo sa pahinga. Magpahinga. Kaya mahalaga mga kapatid, bigyan naman natin ng pahinga ang ating kapwa. Kung may nanay kayo na pagod na pagod na, agawin niya naman sa kanya ang trabaho, agawin niya lahat ng mga chores, mga 1 linggo, 2 linggo, magpahingahin siya. Meron kayong mga kamag-anak na naaasahan, laging siya nalang ang taya sa gastusan, lagi nalang siya ang nagbabayad ng lahat-lahat, magpahingahin naman. Kahit kawa kayong gumasta, kumain na lang kayo ng crackers.
ng mga 3 linggo, matigil man lang siya ng kagagasto sa inyo, pagpahingahin ninyo kesa naman isipin gustuhing mamatay ng inyong mga mahal sa buhay. Kailangan pinagpapahinga natin ating kapwa. Hindi ko muna sasandalan nyo, lagi na lang kayong sasandal. Remember, night and day, di ba? Kaya kailangan minsan kayong sumasandal, minsan kayong sinasandalan. Minsan tayong umaasa, minsan tayong naaasahan. Mahirap naman kasi sa marami sa atin pagka nakasandal na, talagang hihiga pa at ayaw nang bumangon. Nahirati na lagi na lang siyang pabigat. At kung kayo naman yung nabibigatan at hindi nagkukusa yung nakasandal sa inyo, so, ay, tumayo tayo kaya nga muna at magpapahinga lang ako. Para naman may masandal lang ka uli kung nakapahinga na ako. It is important in life. Get away from your stress, from your tension. So rest to stop the tension and the stress. Rest to recover strength. Rest to reflect on your life, on your work, on your war, and on your warfare. Many fears are born of fatigue and imaginings. Kaya mga taong pagod, matatakotin din. Napakaraming kinakatakutan, natatakot baka mag-gera, baka maubos ang tubig sa planeta, baka mag-global warming. Lahat na kinatakutan, pagod kasi. Pero pagka naman nakapagpahinga na, naku, nakikita na yung dumadaang gwapo, nai-inlove na, nalilimutan na ang global warming, no? Kasi nagkakaroon ng pahinga eh. Importante yon. Recreate and rest to recreate. Psalm 1:1-2, blessed is the man whose delight is in the law, and on his law he meditates day and night. You want to keep your balance? You don't want to lose your bearings? Meditate on the Word of God day and night. Diyan natin makikita ang mga sagot sa ating mga tanong. O diyan tayo matututo ng mga dapat itinatanong sa buhay para malaman natin yung mga hindi naman dapat ang ipinagtatanong at walang katuturan, pinagtatanong pa. Meditate on the Word of God. Magpahinga. At hindi po lahat ng paghiga ay tinutulog. Kasi kung minsan yung nakahiga ka, rested na rested ang iyong body, umaangat ang iyong level of consciousness to the point that you can get to a spiritual dimension that you can commune with God. Psalm 63:6, sabi ni David, on my bed, I remember you. I think of you through the watches of the night. Sa lahat ng oras ng gabit, bahagi ng gabi hanggang umaga, ikaw ang aking pinag-iisipan. Ibig sabihin, kising siya. Merong portion, that very thin moment and line between being awake and being asleep that makes a spiritual communion more meaningful. And you should know that dreams and visions come through sleep. Kung minsan ang guidance pa lang kailangan mo sa Panginoon, ibibigay niya sa mga pahimakas, sa mga panaginip. Alam niyo, napakaraming taong kinausap ng Diyos sa panaginip. Imposible bang kausapin kayo? Kaya lang, ang nananaginip ay yung hindi sobrang lalim ang tulog. Pag sobrang pagod ka rin, mahirap nang managinip pa. Kaya dapat din, hindi pinapagod sobra ang sarili. Daniel 7:1, Daniel had a dream and visions passed through his mind as he was lying on his bed. Mayroong tinatawag na twilight zone, half awake, half asleep. And you should give yourself that kind of time. Hindi yung panood ka ng panood ng video, nakakatatlong palit na ng video hanggang hindi talaga nagdidikit ang mata mo, hindi mo papatayin at di ka matutulog. Ah, wala ka ng panahon mag-vision-vision noon. Wala ka ng panahon mag-dream-dream. That's why we've got to give ourselves the space so that God can talk with us. You have to plan, protect, even beautify your rest, your sleep. Mga kapatid, baka naman ilang buwan, ilang taon nyo nang ginagamit yung una ninyo na ubod ng laki o ubod ng liit. Mano ba namang bumili kayo ng perfect unan? Yung una na bagay sa inyong leeg, sa inyong mukha, yung curvature ng inyong likod ay tamang-tama. Ang matalinong tao, matapos siyang mag-invest sa necessity ng pagkain, mag-i-invest siya sa good bed. Baka naman yung kama nyo ang mga paa na ilata ng floor wax. Nakalundo na yung likod, tinutusok lang yan ng mga spring at kung ano-ano. Tapos, kung saan-saan kayo nag-uubos ng pera, magandang cellphone at kung ano-ano. Samantalang yung kama, sabi nga ng advertisement noon, I want 1/3 of your life. Because normally, you spend 8 hours on your bed. That is 1/3 of 24 hours. It's 1/3 of your life. So if you live to be 60, 20 of those years, you were in bed. Eh, bakit nyo hindi gandahan ang kama nyo? Hindi nyo gandahan ang inyong kwarto? Hindi yung paghiga mo, may kawali sa likod. Ay, may kawali dito sa likod ko? May sapatos, mayroong thumbtacks, nandun na lahat, no? Kung matalino ang tao at meron naman siyang gagastahin, aayusin niya ang kanyang higaan, ang kanyang bedsheet, ang kanyang kama. Kasi sa pagtulog, ay maaari siyang managinip at makatagpo niya ang Diyos. Napakahalaga ng tulog. Hindi yan, alam nyo, mag-asawa, o kaya may mga anak kayo, dapat wala kayong TV sa kwarto. Kasi gusto mo nang matulog, nanonood pa yung asawa mo, inis na inis ka.
O kaya, hindi ka naiinis dahil nanonood pa siya dahil gusto mo na siyang makatabi. Panood pa ng panood. Kaya dabog at dabog nang inabot mo hanggang nag-umaga na, ayaw mo talagang magsaing. Kaya nang inatupag TV. Alisin niyo sa kwarto yan. Hindi yan magandang habit. Dapat pagpasok niyo sa kwarto, matutulog kayo o magkukwentuhan hanggang antukin at magpahinga. Subukin niyo. Ginagaya niyo kasi mga Amerikano may TV sa kwarto. Kaya ang laki ng diborsyo dyan eh. Dapat nasa ibang lugar yan. Huwag gayahin pati ang mga kapintasan na ibang lahi. So, for those who are ready and those who really work, rest is not a luxury, it is a necessity. Don't feel guilty for resting. Don't feel guilty for having vacations. You need it para hindi kayo mabaliw sa nakakabaliw na mundong ito. Kailangan natin yan. And very importantly, when other people are trying to rest, do not spoil other people's rest, their relaxation, and their vacation. And one of the worst things that you can do when you're on vacation with your workmates is to talk about work while you are on vacation. Pag magbabakasyon kayo magkakasama sa trabaho, mayroong rule, walang magbabanggit ng opisina, ng trabaho, ng anything. Kasi pumupunta ka nga doon para lumimot. Tapos yun na naman ang pag-uusap-usapan nyo. At kung atin kayo ng retreat, church retreat, kung ano-ano mga retreat, lahat ng gamit nyo mga kapatid, hindi naman tumahal, kaya nyong manahe o magpagawa sa mga modista, magpagawa kayo ng mga telang supot. Para hindi lalagyan nyo, hinahanap nyo yung inyong mga gamit eh, nasa plastic, lak. Buong gabi naririnig mo na may plastic na parang chicharon at may kinakapakapa siya, hinahanap nyo yung kung ano niya, di ka na makatulog pa. Be considerate. Self-respecting people have cloth bags. Especially when you have to sleep with other people in the same room, huwag kayong gagamit ng grocery bag. Kinakapakapan nyo yung arperdible doon sa loob, bakit hindi mo At napakalakas yan paggabi, napansin nyo na ba? Kahit sa kapitbahay, madidinig mo yung pagkapakapan niya eh. Be considerate when people sleep. May mga tao, hindi marunong magbukas o magsara ng pinto. Blag, blag, blag. Doon mo malalaman kung sibilisado. Tao ba? Kasi di ba ang doorknob na pipihit, pag may natutulog mga kapatid, pipihitin mo, at saka mo hihilahin ang pinto, at saka mo papawalan. Hindi yung naglalaban ng kayo ng pinto, blag, 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 blag. Pag isasara mo ang pinto, hindi mo itutulak dahil blag, di ba? Pipihitin mo para lumubog yung pansara, itutulak mo si pinto at dahan-dahan mong ipipihitin ulit para sumara kung tao ka. Kung may pagpapahalaga ka sa tulog ng iba, meron namang mga may kotse, may sasakyan halimbawa, sikip ang mga kapitbahaya, nakatira sa Dimasalang, tapos umagang-umaga, pa, tinatawag yung kasawa, nagising na ang lahat. Terrible. May makikinig ng radyo, parang gusto niyang buong kapitbahayan isama niya sa kanyang pakikinig. Kung ano yung teritoryo niyo mga kapatid, hanggang doon lang dapat ang sound niyo. Dapat lumalabas sa kabila. Napakalaking salot yung karaoke sa buhay, ano? Lalo't hindi ikaw ang kumakanta. Dahil peste ng peste ka. Puro naman my way, wala nang ibang kanta. Nakakainis na. So anong importante? Respect people. Therefore, you have to respect their ears, their silence, their rest. Kaya hindi ba marami sa mga karaoke ha, nagsasaksakan, nagbabarila, nagkakamatayan? Kasi nadidisturb sila eh. You get agitated. So do not spoil other people's rest. Huwag kayong text ng text sa mga tao, lalo't nagbabakasyon. Huwag tayong tawag ng tawag. Bago kayo tatawag, yung cellphone na yan, napakalaki talaga niya na rudeness. Maliban na lang, sobrang close kayo sa isang tao, at kahit mga close kayo, kung siya'y nagtatrabaho, may mga ka-opisina, text before you call. Don't just call. You don't know if the person is ready to receive a call. So may I call? Is it a good time to call? Hindi, call na lang kayo ng call kahit anong oras kung available kayo. Importante, iginaggalang natin ang pahinga ng iba. Kahit hindi sila natutulog, yung pahinga ng kanilang isip, meron kayong sasabihin sa asawa nyo, nasira ang pinto natin, pwede naman maghintay pagdating niya. Ba't kailangan sabihin nyo pa ng umaga-umaga pa lang sa kanyang, wala pa naman siya magagawa. May mga bagay na dinedelay. Lalong-lalo ang asawa nyo nagtatrabaho abroad. May lagnat ang anak natin, dear. Kung hanggat hindi mo talaga nanganganib na kailangan mo sabihin, mamamanage mo naman, makakatulong pa ba naguluhin mo siya para sabihin ng ganong bagay? Sa kadalasan kasi gusto nating gumaan ng ating pakiramdam, ibubunto natin ng bigat sa kapwa. So kailangan nabibigat ang kadalin mo kaysa ipasa mo sa iba na hindi naman makakatulong sila, wala silang magagawa, anong mapapala mo na guluhin pati sila? Rest. Allow people to rest. Ang sabi ni Lord sa Matthew 11:28, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I'll give you rest." So life is TNS. It is really tension and stress, but it is also R&R. Rest and recreation. Dapat hindi stress only at hindi rin rest only. Balance. A man must earn, must break his back to earn his day of pleasure. Sabi nga na isang song. So earn your rest
by working. Hindi puro rest lang ang buhay. Ano po kaya ang tension nyo ngayon, mga kapatid? Ano ba ang inyong stress? Ang dalangin ko sa ating pag-aaral ay nilaro-laro na ng Espiritu ito ng Diyos ang inyong isip para ipakita kung meron tayong needless stress na dapat alisin. Makita natin kung paano haharapin ang isang stress at paano tatanggapin ang mga hindi napapalitan sa buhay so that you won't be needlessly stressed. Aming Diyos, nagpapasalamat kami dahil kayo'y mabait, mabuti, gusto niyo kami magpahinga. At walang bad time, kasi kayo ang nagagawa ng time. Walang bad weather. Ituro mo sa amin, Panginoon, ng ganitong pananaw. Makita namin kayo sa likod ng lahat ng bagay, maging mga bagay na hindi namin laging gusto, pero minabuti niyo sa inyong walang hanggang karunungan na maging bahagi ng buhay ng tao. At dahil minabuti niyo, de ito ay mabuti. Turuan niyo kaming tanggapin ang hindi namin kayang baguhin, baguhin ang mga pwedeng baguhin, at turuan mo kayong paano babaguhin sa tamang paraan ang mga pwede at dapat baguhin. Ipakita mo sa amin ang style namin, methods na nagdadagdag ng stress sa aming buhay. Teach us to improve. Ituro mo rin sa amin kung paano kami nagpapabigat sa kapwa at kung paano namin mapapagaan ang dala ng mga nagmamahal sa amin na napakarami nang dinadala sa buhay. Salamat na lang nandiyan kayo, O Diyos. Maaari namin kayong hingahan. Maaari pa nga namin ibigay sa inyong mga kabigatan namin because you, O Lord Jesus, said that we should give our burdens to you. Ito, Panginoon, ang ituro nyo sa amin how to give our burdens to you. Paano kami magtitiwala habang kami na may gumagawa ng kaya namin gawin? Paano kami hihingi ng pagpapala sa inyo habang sinisikap naman namin kuhanin yung binigyan nyo kami ng natural na kakayahan para kuhanin? Give us wisdom. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid, sa ilang saglit ng pagtungo sa presensya ng Diyos. Isipin nyo ang inyong mga stress and tensions at isipin nyo, karapat-dapat ba na problemahin nyo yan o hindi naman? At kung karapat-dapat, itanong natin sa Diyos ang pinakamabisang paraan ng pagharap sa mga bagay na yan. At sa kabila ng lahat, sa kabila ng kuminsan na hirap, sa kabila ng napakaraming dapat gawin, humingi tayo ng karunungan sa Diyos kung paano ipaglalaban yung pangangailangan na magpahinga. Sa inyo ng mga hindi makatulog kahit nakahiga, dalangin ko ay pagpalain kayo ng Diyos na kung kailangan yung matulog ay makatulog kayo. Para kung kailangan kayo gising, ay gising naman kayo. Ipanalangin nyo ang inyong mga sarili kung kayo hindi mapagkatulog, kulang at kulang ang tulog, mababaw, ang pahinga ay hindi sapat. O kaya naman, ipanalangin nyo ang inyong mga mahal sa buhay na alam nyo kulang talaga sa pahinga. Let's be alone with God. Let the Holy Spirit of God give us an agenda as to what to pray for. Huwag nating basasayangin at palampasin ang pagtuturong ito sapagkat mahalaga sa ating lahat. Ama namin sa langit, Espiritong Banal, humihingi kami ng karunungan na matuto. Magkaroon ng mga praktikal na mga gagawin to face our tensions and stresses so that we can have more meaningful rest and recreation. Magbulay-bulay tayo, mga kapatid. Be alone with God and be blessed.